Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Tuloy pa rin tayo sa pagre-review ng best games dito pa rin sa bakbakan ng St. Louis Archbishops versus China Pandas at ngayon ay nasa semifinal round, round number 4 na tayo. Ayan, so ito ang pairing ng round number 4, Fabiano Caruana versus Ding Liren, Leiner Dominguez versus Yu Yangyi, Wesley So versus Wei Yi, Jeffrey Xiong versus Li Chao. At ang i-analyze nating games dito ay sa laro nila Wesley So versus Wei Yi, Jeffrey Xiong versus Li Chao. Ayan. So ito yung kondisyon na kinakailangan ng ma-4-0 ng China ang St. Louis para sila ay maka-all 8 scores out of 16 games. Kung makakatabla lang ng isa ang Archbishops, ay siguradong panalo na ang St. Louis Archbishops sa semifinal round at susulong na sa pinale. Okay, so yan ang kondisyon. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa turneyong ito, ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinan na kagad natin. Li Chao played e4, Xiong played e5, knight f3, knight c6, at dito ay nag c3. So ito yung kung tawagin natin ay Ponziani opening, okay? Ponziani idea. At dito ay nag d5, ayan, so ano kagad? Nag-break kagad sa center. Nag d3, okay? Itong d3 ay popularized sa structure ng King's Indian attack, no? Yung naka d3, naka e4, tapos mamaya mag g3 or bishop e2. So yung ganyang idea derived from King's Indian attack formation sa center. At dito, nag knight f6. Okay? So baka may tanong kayo, eh coach, bakit hindi kinapture ang pawn sa e4? Eh magkukwinto-queen na yan, ha? Tapos hindi na makakapag-castling ang white. Oo nga, hindi na siya makakapag-castling. Pero pupunta lang yan mamaya sa c2, safe na yan. So ang epekto niyan parang castling na rin. Okay, so halimbawa kung ang gawin ay knight f6, so magbibishop d3, syempre kailangan muna depensahan. Tapos mamaya, magkiking c2 and then knight bd2. So in normal development na ang mangyayari, okay lang ang puti dyan. Okay, so baka kasi mapatanong kayo ba't hindi kinapture ni Jeffrey Xiong. So dito, mas pinili nilang yung developing move, knight f6, then nag knight bd2. Yan, a5, ayan, so para space lang sa queenside. Ang idea mamaya, mag a4, mang ipit. Nag-bishop e2 tuloy lang sa pag-develop si Li Chao. Nag-bishop c5. Ayun. Yun din ang idea ng a5 eh. Para in preparation sa bishop c5, walang mga annoying b4 na pwedeng atakihin ang bishop sa c5. At dito, nag-castle, queen c2, rook e8. So, pagandahan lang ng development. Nag-b3 para bigyang daan ng development ng dark square bishop. At dito ay d4 ang ginawa ni Xiong. Yan ay good move. Center space or center control, space advantage kagad ang black dito. Nag-bishop b2 kasi wala eh. Kung magsi-c4 kasi okay naman, yun nga lang may mga basag ng a4, may mga knight b4 mamaya, timing sa queen. Then yung bishop, pagpalagay ng mailagay sa b2, barado pa rin. So yan ang idea dito ni Li Chao para bishop b2, may chance pa rin mabuhay ang kanyang dark square bishop. At dito, nag-d takes c3 na. Bishop takes c3, bakit kinapture ni Xiong? Para magkaroon na ng weak d3 pawn ang white. And then magamit din yung d4 square. Yan ang mga kalakasan ng black. D4, b4 square. Ayan. At dito, nag-bishop g4 si Xiong. Yan ang novelty. New move na hindi pa nagawa. Kasi ito nangyari na before, na ilaro noong 2003 and 2004, b6 ang palaging ginagawa dito. No? Followed with bishop a6. I-pressure yung weak pawn sa d3. At parehong na ipanalo naman ng black. Okay, pero tingnan naman natin kung ano naman ang kagandahan ng Bishop g4, new idea ni Xiong. At dito ay nag-queen b2. Ayan, para targetin ang or i-pressure ang pawn sa e5. At dito nag-bishop takes knight na. Knight takes f3 and then nag-queen d6. Pinaka-depensa, additional support sa e5 pawn. At dito ay nag-a3. Siyempre, kasi may mga annoying coming bishop a3. So, kailangan barahan. And then at the same time, protected din ang b4 square. At dito ay nag-rook a d8. So, centralize lang ang mga tore. Kung walang atake, i-improve lang ang development, i-maximize. At dito ay nag-h3. Bakit? Para walang mga annoying or timing ng knight g4 mamaya. Kasi nga yung bishop, ayan, no, nagbibigay kasi ng pressure yan sa f2. So, h3, pasingaw na rin sa back rank weakness. At dito, alisin ko lang to para makapag-isip kayo kasi ano to eh, ipapapuzzle ko sa inyo. Strategic puzzle. Ayan, hindi naman siya taktika. So dito, since tapos na ang opening stage, nakaangat na ang queen ng black, developed na or connected na ang rooks, panahon na para magbasa or mag-create ng atake. So dito, nakagawa ng good move si Xiong base sa weak point ng puti. Ano kaya ang good move na natumbukan ni Xiong at talagang nagbigay sa kanya ng makulay na middle game? Okay, ipag-guess ko sa inyo,
I-analyze nyo mabuti ang posisyon, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post at sa ilang sandali lamang itutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa dito ay Knight H5. Good move. May kahinaan kasi sa F4 eh. Okay? So, paliwanag ko lang sa inyo. No? Ang mga kahinaan kasi ng puti dito, yung D3, yung D4, yung F4. Yung D4 kasi anytime na yan, controlled na yan eh. Diba? Kontrolado na ng black yan eh. Yung D3 naman eh, since supportado pa ng bishop, medyo nagbabantay lang ang black dyan, nagmamatsyag. So, mamaya tatamaan din yan. Pero alin pa yung isa pang weakness na, ayun no, yung F4. Na po pwede pang magamit para mas lalong lumaki, mas yumabong ang pagkontrol ng black. Ay, yun ang natumbukan ni Xiong. Knight H5. Okay? So, pag wala tayong tactics, agresibong atake or mga capture-capture, tingin lang tayo sa mga weak squares na po pwede makontrol ng ating pyesa. Sapat na yon para maging makulay ang inyong middle game. So, Knight H5, intending to play Knight F4. At dito, nag-Knight X-E5. Ayan. Pero dito, na-consider na rin ni Xiong yan. Ayan o, may sacrifice. Tapos nagkaroon ng discovered attack sa knight sa h5 at dito ay nag-knight f4. Inignore lang talagang nagsakripisyo ng isang pawn. Kasi dito, pwede namang capturing ito. Knight x e5, ang gagawin ng puti, syempre, kailangan bawiin yung sinacrifice. Knight x d3, queen c2. Lamang pa rin dito ang black as clear advantage according to Stockfish 12. Pero, medyo mas mababa ang value ng pagkalamang. Kumpara dito sa ginawa, tinin nyo, makalalaman nyo kung gaano kabigat yung gravity ng ginawa dito ni Xiong na Knight F4, pinabayaan, hindi binawi. Then nag-Knight C6, tuloy-tuloy si Li Chao ng pag-capture. At dito, pakigess nyo po uli ang ibinato ni Xiong na excellent move talaga. Hindi lang siya good move, excellent talaga. Ano kaya yon? Bigyan ko kayo na kaunting segundo para ma-post. Gawin yung puzzle at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa dito ay Knight takes H3. Excellent move. Sacrifice. Okay? So, hindi ko mo tayo ay kinaptura ng ating kalaban. Ang focus natin dapat nandito na palagi. Hindi. Dapat flexible tayo. Hanap tayo ng ibang angulo na mas makakapagpalaki ng ating kalamangan. No? Tingnan nyo ha. Nakabiti na yung tore pero cool lang. Cool si Xiong. Ito ang tinignan niya. Knight takes H3. Excellent move. At ang ginawa dito ni Li Chao ay King H1. Okay? So, bakit hindi kinapture? Pag kinapture kasi yan, G takes H3, mayroon kasing Queen G3 check. Okay? So, basically, syempre, hindi pwedeng capture eh, nakapin. King H1 lang talaga yan. Then, Queen H3 check, King G1, at narito ang ipinagmamalaki ng black dyan. Rook D6, followed with Rook G6. Mamatchasin ang King sa G1. Okay? So, wala na. Wala nang panaga. Wala nang pangsangga, kumbaga. Diba? Merong pangsangga pero pakain ng lahat. Halimbawa, Knight E5. O, para pag Rook G6, kakapturein eh, wala. May Rook takes. Ngayon, pag kinapture, Rook G6 check. Then, kapag nag-Bishop G3, wala. Tatagpasin nga lang ng tori yan. Hindi nga makapture kasi pin eh. Matchas pa rin. Okay? So, yan ang laman niyan. Okay, balik lang natin ha. Balik lang natin sa pinagmulan. Yan ang laman. Ang dahilan kung bakit nag-King H1 lang si Li Chao. Grabe ang husay ng batang ito, no? Si Jeffrey Xiong. Isa rin siya sa mga batang pausbong talaga eh. Ngayon, 2700 na ang rating. Patindi, bata pa yan eh si Xiong. So dito, after King H1, nagtuloy-tuloy pa rin ang atake. Knight takes F2 check. Nag-Rook takes F2. Bishop takes F2. And then nag-Bishop G4. Ayan, ang idea dito ni Li Chao. Kaya nag-Bishop G4 kasi ito kasi ang threat eh. Hindi pa pwedeng kumapture ang puti kasi ayun, no, may Queen H6. Mamamatchas pa rin ang King. Hindi makaking G1, may nagbabantay. So, ang ginawa, Bishop G4, kung check man, may pangharang, and then at the same time, nakathreat pa yung Bishop sa F2. So, the best nga naman. Pero dito, sinimplihan lang ni Xiong na Queen takes C6. Okay, so, simple lang. Pag kinapture, bitin din yung Bishop sa C3. So, lalabas, Tore, Bishop, dalawang Tore, quality up ang black. Quality up na. So, wala na rin. Ano na rin, fatal na rin yan. At dito, naghanap ng pang-complicate, nag-Bishop takes G7 para mapigilan din yung kaming Queen H6 check. And then, sinimplihan lang, Rook takes D3, nag-Bishop F5, Bishop G3, good move. Ayan, so itinali na ang White King sa H1 para mamaya pwede nga magpatong and then yung back rank naman ang problema ng puti dyan.
Okay, tapos yung timing pa ng basta yung mga check sa H file, medyo delikado ang puti diyan. So dito nag-rook F1, then nag-rook ED8, ayan na nga oh. At dito nag-queen A1 para walang rook D1, kontrolado pa rin. Then nag-queen D6, tinatlo. Tatlo na ang paparating. At dito ay Ine5. At ano kaya dito ang another good move na naman na ibinato? So hindi ko na ipapasel sa inyo kasi talagang lamang na rin naman ang black dito. Queen D4, ayan ang good move. So, ang intention ay makipag-queen to queen. Kapag hindi nakipag-queen to queen, eh, naku, may mga sidestep na ganun. Medyo delikading din ang paparating na idea. So, dito, nag-E6. Nagwala na lang talaga si Li Chao. At dito, ano kaya ang last move ni Xiong na naparesign na talaga si Li Chao? Okay, so ipag-guess ko uli sa inyo. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat ang ginawa. Queen takes A1. Nag-resign na si Li Chao. Bakit? Wala eh. Mapa-rook takes A1. Mapa-bishop takes A1. Ito pa rin ang gagawin. Rook D1. Okay, mamamatchas ang king. Ngayon, pag kumapture naman doon, wala. Edi king takes G7 lang. So, ganun pa rin. Okay, so napakaganda ng ipinakita ng batang ito. Junior division pa lang to eh. Si Jeffrey Xiong, isa sa mga rising star ng US. Grabe, lalakas pa ito. Pagka talagang tuloy-tuloy ang momentum ng malalakas sa tournaments and training. Ang alam ko, naturuan din to ni Garry Kasparov eh. Dati nung yan ay mas bata-bata pa. Okay, at antabayanan nyo ang isusunod nating i-analyze sa laro naman ni Wesley. Ayan, maraming salamat. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.